ginagawa po namin, tinatanggal po namin ito kaagad sa aming tanimang mais upang hindi po makahawa sa iba pang mga tanim. Kasi kapag hindi po kaagaran itong tatanggalin, ay maaari po itong dumami at maaari maapektuhan ang yung aanihin naming mais. Nagkaroon po ng training sa DA, yun po nalaman po namin na yun pala ay mapanganib sa aming mga tanim na mais. Nasabi din po sa lecturer ng training na pwede palang kainin yung corn smut sa mais. Ganito po, pwede pa po siyang lutuin. Tanggalin lang po natin yung part na parang nalamog. Marami naman pong nagkaka-interes. Mayroon din pong gustong humingi. Pero yung mga nakakaalam po na talagang nakakain po ang corn smut, ay gusto po nilang bumili. Corn smut kasi is, pinakalago ko sa kanya is fungi. Typical mushroom naman is fungi. So yung fungi is tumutubo sa loob ng kernels. Sa kulay niya, nagiging brownish. To itim yung kanyang kulay po. Nalabas lang siya, very seldom lang siya. Usually talaga sa sweet corn, kapag harumigmig yung panahon. Makukuha tayo dito ng protina, fiber, good source of ash and sucrose, nutrient na meron po yung mga indigenous natin kagaya ng mga saluyot.